Morgan Tom, nauna pa ako sa alarm clock. 5 minutes more. Bago na tayo. Ibisigin ko pa yung matanda ko. Mamaya ito. Gulo-gulo pa yung mukha. Tanggalin ko muna ito. Gising na. Okay, may bisita mamaya. Kaya? Bango na siya. So, patingin ko na yung mga ilaw dito. Kasi nag-iit na. And meron siyang bisita mamaya ng tent, yung therapist niya. So yan. Yan ang aking routine tuwing umaga. Nagbubukas ng mga resim o yung mga ganyan. Bintana. Yan. Walang hila-hilamos pagkatapos na yung mabuksan lahat. Bago mag hilamos. Hindi natin sa kabila. Ayan. Pag-uwas ulit tayo ng tisim. Ayan, automatic na yan. Basta yung itlog. Mayonnaise. Labas ko nalang ensure niya. Milk. And yung para sa salad niya mamaya. Yan ang typical morning namin na aking employer. Lalo na pag meron siyang bisita tuwing umaga, gigisingin ko siya. It's time to wash muna ng face. And then, intay na lang natin siyang lumapas. Para makapag-fry ako. Ang ganda ba lang ako mag-ilamos talaga ng todo and toothbrush. Ayan. Mamaya na tayo mag-toothbrush. Pagkatapos kumain at mag-ilamos talaga ng todo pag lumabas ako. Pero pag walang labas-labas, tinatamad mag-toothbrush. The reality. This I don't eat. No. So hindi ko na nag-video yung pagkain namin kasi every time na nagbe-breakfast kami is kung ano yung bago do sa aking pamangkin na video is gusto niyo makita, so yun pinakita ko kanina. And then ngayon hugasan na natin itong pinagkainan namin, so yun yung aking typical morning namin every day. And dito sa Israel is iba-iba po ang mga cases ng mga caregivers, it depends po sa kanilang mga amo. So yun nga, yun ang pinaka-normal talaga is pagkagising is hindi pa nakapag-ilamo. Kung ang mga caregiver tayo, kami, in-open namin or ano, gagawin namin yung aming trabaho, pagigisingin namin or i-check namin yung aming mga amo. So mabuti na lang yung aking amo is hindi talaga siya katulad nung sa iba na mga bedridden na talagang asikasuhin. At napaka-thanks God kasi okay pa yung aking amo na nakakapagligo pa siya ng sarili niya.
kumbaga ako lang talaga is kailangan niya kasama sa bahay at mag-prepare ng kanya mga ng pagkain niya, maghugas ng pinakainan, maglaba, yun ang aking mismong trabaho dito. So yun, iba-iba ang mga caregivers po dito, may mga mahirap na mga trabaho na talagang may mga iba pa is katabi pa yung doon sa mismong room pa ng amo nila natutulog, pero dito is talaga binibigyan talaga ng consideration na every time na magkakaroon ng caregiver ang isang employer is chine-check ng mga bago kami dalhin doon, pag, especially pag mga baguhan, is chine-check kung meron talaga kaming mga kwarto. So chine-check talaga nila yun nung sa mismong sa agency, chine-check nila. So may kasama kami. Nung unang dating ko dito is ganun is chine-check kung may kwarto ba ako, and then itatanungin ako kung okay ba ako doon. So yun naman po, every year is may dumadating dito. So parang social worker para sa mga caregiver kung okay ba yung aming kung paano ako doon sa aking amo at kung paano yung amo ko sa akin. So ganun po, iba-ibang cases ng mga caregivers dito. Yun nga lang talaga, thank God, very thank God ako na okay ang aking employer, okay ang kanyang amo. Kasi marami po dito kami mga caregiver, that is the reality talaga dito na may mga sobrang may sakit na bedridden, may mga Alzheimer's, yun ang pinakamahirap, yung mga Alzheimer's, kasi syempre hindi na hindi yung iba is hindi pa nagpapatulog, na talagang walang tulog, kaya hindi nga sila nakakapaghawak ng telepono na para tumawag sa kanilang mga kanilang pamilya. So yun po talaga ang reality ng caregiver, na bago kayo maging caregiver, yun po ang pinaka tip is bago kayo maging OFW or maging caregiver or any kinds po na pupunta kayo sa ibang bansa, is you need to think not only one, twice, many times, 10 times more kung talagang kaya ninyo na magtrabaho sa ibang bansa. Kasi especially pag ganitong trabaho na may alagaan ka is napakahirap. Kasi ang kailangan mo dito is patience. Kasi hindi mo pwedeng sa sobrang stress na ng trabaho ng ganito is hindi mo pwedeng ibuhos doon sa amo mo. Kasi may mga cases na hindi ko nilalahat, pero disclaimer lang, hindi ko naman nilalahat, pero may mga cases na sa sobrang stress na nila sa mga amo is doon nila binubuhos yung stress nila, nasasaktan nila. May mga cases na lumabas na rin po dito, pero I think ibang lahi naman siya. So ayaw natin na maabot doon. So sa mga kapwa ko caregiver, especially dito sa Israel, is kung talagang stress tayo, is humingi tayo ng ilang tuwing off, is mag-off po tayo, huwag po tayong todo trabaho. Kasi kailangan din po ng ating katawan at kailangan ng ating utak na maging free at ma-relax. So labas po din tayo once in a while, not po yung talagang todo-todo tayo magtrabaho na yes po kumikita tayo, pero kailangan po ng ating katawan na maging ma-relax din para din naman po sa trabaho natin at makapagtrabaho tayo ng okay dito sa Israel. So yun po ang typical day na kami ng aking employer. And then mamaya, it's already 9, and then dadating yung kanyang therapist ng 10:30. And afternoon is dun ako lalabas para bilhin ko ano yung pwede kong bilhin para bukas sa Shabbat. And mamaya is meron naman siyang yung sa kanyang hairdresser, kasi hindi na kami nakakalabas. Kasi ang problem niya nga ng employer ko is yung kanyang legs na hindi na siya nakakahakbang ng maayos. Hindi tulad dati na nakakahakbang pa siya. So yun, yun po ang aking morning ngayon. And kung hindi ko na po magpakita sa inyo kung lalabas ako mamaya, at bago kayo po dito sa akin channel, is you can subscribe me. At kung nagustuhan niyo po ito, is you can also push the notification below na rin po para lagi kayo notified dito sa mga ina-upload ko na mga trabaho ko dito, or yung mga tips ko, or kung sa mga soon is mag-share na rin po ako ng mga beauty products na ginagamit ko at ginagamit ko at sinisell ko na rin po dito sa aking business online po. So yun po, you can also like, you can comment and share na rin po kung nagustuhan niyo po, at kung meron po kayong tanong about dito sa mga trabaho namin sa caregiver and even po sa hotel workers, is na hinihintay na lang po namin kasi this coming next week is magkakaroon na po sila ng voting, and we are hoping here na mga Pinoy na pagkatapos po nung
nung voting nila is maaprubahan at makarating na po dito yung mga kapwa natin Pilipino for hotels para mas dumami pa po tayo dito mga Pinoy dito sa Israel. Not only caregiver sector ang trabaho kundi also by hotel para after po na makarating sila is yung second batch naman po. So magbibigay po ako ng sasabihin ko po sa inyo if ever po na mag-open na naman po muli yung second batch po ng hotel workers. So again po is maraming salamat at kung may tanong pa po kayo is you can comment down below and even kung ano pa pong kailangan nyo pong itanong is yun po, sabihin nyo lang po at mag-comment lang po kayo. So maraming po salamat and God bless po sa ating lahat. Bye!